Hi guys! Welcome back sa ating channel, MSK Genmer or MSK Online Store. Today, meron tayong isang brake lever or brake sensor na i-explain natin kung ano ba talaga to at bakit ba meron nito sa electric scooter or sa e-bike. Whereby sa mga normal na motor naman, eh wala naman ito, ano. Okay? So, ayun na nga. Explain natin. Okay? Alright, so ito, preno sa Tagalog. Okay? So, preno brake yan. Okay, so dito yung normal na brake line. So, ito yung kakaiba. Meron lang siyang kable. Okay, ang brake lever or ang brake sensor, actually, ang sensor nandito lang. Meron niya maliit na switch sa loob. At syempre, kailangan natin siya ipakita. So, eto na siya. Open natin. So, binuksan ko na, ano. May dalawang screw. Tapos, eto yun. Yan. So, eto yung sinasabing brake sensor. Or, actually, isa lang talaga siyang push button switch. Okay, so ayan oh. Kita niyo? So push button lang. Ayan. So switch lang siya. So ibig sabihin kapag nag-activate ka ng preno mo, so gumagana lang yung push button mo. Okay? So yun lang simple, kasimple ang ating brake sensor or brake lever. So bakit ba meron nito? So una at ang nakikita ko na nag-iisang rason kung bakit meron nito is for safety. Okay? So, ang brake sensor, itong wire na to, nakakonekta yan sa ating controller. Okay? So, kapag tumatakbo ka, nagtatrottle ka, kapag nag-brake ka, at in-engage mo itong ating preno, so, ito, ang circuit kasi nito is normally open. Ibig sabihin, para siyang switch. So, open siya. So, kapag nag-brake ka, tak. So, magko-close siya. Tapos, pag nag-close yung circuit, isi-signal niya yung controller na mamatay yung motor. Or, na ma-de-energize yung motor. Kaya, titigil yung motor mo. Okay? So, miski mahina yung preno mo, or hindi ganun kakagat yung preno mo, babagal ang takbo ng unit mo kasi tumigil na yung motor. Gets. So, yun lang. Safety lang siya. Ay, sorry. Hindi pala safety lang. For safety siya. So, with or without nito, pwedeng gumana ang inyong scooter, ang inyong e-bike, or ang inyong electric scooter. Okay. So, paano natin siya malalaman kung gumagana siya or hindi? So, una, kailangan natin ng, syempre, testing device. Okay, using yung white tester. Alright, so matetest natin siya. So, ito, dalawang kable lang to. So, tusukan natin siya para madali natin siyang ma-connect sa ating white tester. Okay? So, ang gagamitin ko sa white tester is, kung makikita nyo, kung mababasa nyo, ayan o, throttle and brake lever. So, ito yun. Okay? So, i-connect ko lang tong dalawa. Ayan, okay. So, hindi na yung black. So, yan lang dalawa, red and green. Okay. So, pagka-on ko nito, syempre, battery indicator, tingin tayo dito sa throttle grip. Okay. So, kapag in-engage ko yung preno, dapat umilaw tong throttle grip. Okay, gets? So, ibig sabihin, nagko-close yung circuit. Kaya, umiilaw siya. Alright, so, ibig sabihin, buo yung ating brake lever or brake sensor. Alright? So, example naman, wala tayo nitong white tester. Okay? Meron tayo lang is tester. Okay? Normal tester. So, sa normal tester, so, syempre, ano ba ito? Gulo-gulo. Parang kulot na buhok. Okay, wait lang ha. Ayusin ko lang po. Pasensya na. Yan. So, sa tester naman, so, lagay lang natin siya dito.
Yan. So, yung isa sa pula, yung isa naman, syempre, sa itim. Dapat meron akong alligator clip. Yan. Kinlip ko lang siya. Wala pong connection yan. Diba? Yan. So, open ko yung tester. Lagay ko na siya sa continuity or sa kung meron kayo resistance. So, akin yung tester ko kasi may continuity. So, kapag ano ko ah, kapag nag-close yung circuit, ibig sabihin tutunog siya. Okay? So, try natin. Alright. So, ganun lang siya. Kapag wala naman continuity tester yung or continuity function yung tester nyo, wala yung ganung may sound. So, tingnan nyo lang sa resistance. Kapag may resistance, ibig sabihin, gumagana siya. Kapag walang resistance or open line or infinity yung makuha nyo na ohms, so, wala, ibig sabihin, hindi siya gumagana. Okay? So, for example, walang sounds, ano. I-ano ko lang siya sa ayan, resistance. Okay. Resistance na ba? Ayan, nasa resistance na siya. Okay, so kapag nag-i-try ko, see, meron siya resistance na 9.5 ohms. So, ibig sabihin, nagko-close yung circuit ko. Okay. Gets? Ayan, meron siyang 32 ohms. So, iba-iba yan. Nagbabago yan. Okay, so mahalaga, may resistance siya, so nalalaman natin na nabubuo yung circuit. So, gumagana yung ating drain brake sensor. Alright? So, once again, brake sensor is for safety. So, kung ayaw nyo po ng may safety, wag po kayo mag-brake sensor. Alright? So, ganun lang po. Once again, this is MSK Genmar. Thank you so much for tuning in. If you need electric scooter spare parts or any advice about electric scooter, open po yung page namin, MSK Genmar or / MSK online store, Facebook page, Lazada, Shopee. Pwede nyo po kami message, anything. Alright, thank you so much. Bye-bye.